Matapos mapabalitang ipa-i-impeach si Vice President Sara Duterte at di muna nagsisimula na raw ang ilan sa mga government official na gapangin ang ilang miyembro o kawanin ng pamahalaan para bitawan ang pagsuporta kay VP Sara. Ilang miyembro ng AFP tinanggihan ang suhol ng administrasyon. Ilan sa kanila na natiling loyal at suportado pa rin kay VP Sara ano man raw ang mangyari. Tunay nga raw ang kasabihan na hindi lahat ay nababayaran ng pera. Tumindig sa kanilang mga paa ang ilang miyembro ng AFP o Armed Forces of the Philippines matapos ang naging revelasyon ng dating Palace Communications Chief na si Attorney Trixie Cruz Angeles na may nakarating raw sa kanyang kwento na tila ginagapang na raw ng ilang mga ganid na politiko ang ilang matataas na opisyales ng ahensya para tila magbigay ng pera at simulan ng di umunay pagbitaw ng suporta kay VP Sara. Ngunit tila nabiguraw ang ilan sa mga ganid na politikong ito nang tanggihan sila ng matataas na opisyales ng Armed Forces of the Philippines at tablahin ang di umunay perang inaalok sa kanila. Ito raw ang isa sa mga senyales na hindi lahat natatapala ng pera. Ang mandato pa rin na binigay ng taong bayan sa Armed Forces of the Philippines at ang kanilang tungkulin sa bayan ang siyang nanaig sa puso't isip ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at hindi ang pansariling interes ng iilan sa kanila. Ang kanilang paninindigan na tumindig sa tama at naaayon sa batas ang isa sa mga hinangaan ni Attorney Trixie Cruz Angeles nang hindi nila tanggapin ang suhol di umano para bitawan ang suporta sa Vice Presidente. Ayon pa mismo sa Palace Spokesperson, ang isa sa mga dapat tandaan ng ilang mga nakaupo ngayon, hindi lahat nadadaan sa pera. Ang kanilang pagsiservisyo sa tao at sa mga politikong may tunay na malasakit sa sambayanan ang siyang hindi natatapatan ng halaga at habang buhay na sakripisyo at servisyo ang tiyak na iaalay nila. Pakinggan ang naging revelasyon ng dating communications chief ng palasyo na si Attorney Trixie Cruz Angeles kung saan tiniyak na mukhang nagkamali raw ng inalok ang ilan sa mga di umano'y gumagapang sa ilang kawanin ng pamahalaan, partikular na ang ilang miyembro ng AFP na siyang tumanggi sa di umano'y suhol para bitawan ng suporta kay VP Sara. Nanandigan pa ang ilan sa kanila na hanggang sa dulo, hindi nila iiwan ang taong nagbigay sa kanila ng dangal at prinsipyo at naitaas ang tingin nila sa mga tao. Narito at panoorin ng full video. Hey, do they really? Umiikot sila, namimigay sila ng pera sa ilang mga kawani, sa ilang mga ano eh, mga official ng AFP eh. Because they know, di ba? They have to buy loyalty. So, huwag niyong iisipin, no, never, ever, ever maging kampante. Like yung sasabihin mo na hindi nila pwedeng gawin yun kasi baka may mangyari, ano, baka magka people power. Eh, what do you think? They have been preparing for that ever since. Alam nila. So huwag tayong makakampante. We need to be vigilant. Ano yung sinasabi nila? The price of democracy is eternal vigilance. Tigilan ako dun sa mga kailan ba tayo kikilos. Itong pagsasalita ay pagkikilos. Paano ka manghihikayat ng mga pupunta to wherever it is you want the people to go kung hindi mo kakausapin? Yan, sabi ni Pete Luzid, we have to call our congressmen guy dito sa Amerika. Dambanahin natin mga congress. Sabi ni Panda dito, pag natuloy ang leching impeachment na yan, ang choice ni Inday ay mag-resign para makatakbo sa 2028 o tayong mamamayan ay idaan natin sa kalsada. Sabi ni Mark, basta ako positive na magwawagi ang kabutihan. Mga ginagawa ngayon ng admin effect yan sa takot nila. Kaya we need to stay firm and pray. Sabi ni Steve, ano kaya endgame ng admin and Congress? Hanggang kailan din hayaan ng taong bayan? Ika nga, kailan mapupuno ang salop? Puno na nga eh. Kaya nga po nagsasalita. At kaya sila nagre-react. Kaya sila oppressive. Kaya nila binubuli si Inday.
Kasi nga, nagsasalita na tayo. Okay? Na hindi nyo ba naiintindihan yan? Nag-umpisa na po. Bakit sa tingin ninyo magsasalita yung mga maisog? Bakit sa tingin nyo nagsasalita si FPRD? Bakit iniisip ninyo na walang ginagawa? Samantalang buwis-buhay na kami, araw-araw na magsalita kami, bakit binabaliwala ninyo pati yung sakripisyo ni VP Inday? Sa tingin nyo, hindi galaw yon, hindi pa puno yon, hindi pa bagalit? Bari, mali yata yung interpretation ninyo eh. Akala ninyo kasi pag nagpupulong sa kalye, yun na po yung galit. Hindi po. Yung galit, nag-uumpisa muna. Sa umpisa yan. Kaya gumagalaw, kaya nagsasalita, kaya eventually magkakaroon ng pulong-pulong dahil galit ang mga tao dahil sumusobra na itong administrasyon na ito. Stop thinking of an EDSA type thing na yan ang reason kung bakit umaalis. Hindi po, nag-uumpisa yan, may umpisa yan, may pasimuno yan, which starts there. Ito, oh, kala mo, chinachallenge mo kami? Oo, talaga, payag kami. Ano kala mo? Kayang-kaya namin ipadrug test si VP Inday. Si Kong Pulong nga, nagpadrug test na, hindi nyo man lang pinansin. Tapos ngayon, sasabihin niyo payag kayo, both parties, hindi yung isa lang. Pero unang-una, wala namang kahit whisper of a rumor na nagdroga yung mga nasa panig namin. Pero sige, kahit sino sa amin. Oh, game. Kala, grabe pala, pati AFP binabayaran nila for loyalty. But I'm not saying they're succeeding. Kahit sabihin pa natin na nag-a-attempt sila, may naglalabas talaga ng pera, may mga umiikot na balita na ganon, na tinatawag ang ilang mga opisyal ng AFP. But here's the thing that I'm also hearing. Maraming humihindi. Ang daming naiinsulto. Ito na. So, baka ituloy nila. So, I think that's the more appropriate term. Baka ituloy nila ang English na yung VP Inday. Kasi nga, malaking-malaking siya dun sa mga ambisyon ng ilang mga tao na nandyan. Alam nyo na kung sino. Bakit sila nag-ambisyon? Well, if they try to change the constitution, unang-una, she has a platform na it might bring things to a head. Masyadong masyadong kumbaga aggressive yung action ng pagbabago ng saligang batas as long as there are people who oppose it and people like VP Inday have power, have position, have platform and following, di ba? And people, so position, platform and people ang meron si VP. And therefore, it's not going to be that easy, one, to change the constitution and two, to try to perpetuate themselves in power. Now, isa pang dahilan kung bakit pinag-uusapan nila impeachment ni VP Inday is, if you will notice, every time may bagong pasabog, every time they are put on the defensive, may ilalabas sila. Akaso nagasgas na nila masyado yung ICC issue. Gasgas na yan. Pero tignan mo ang Kongreso, try again. Meron pa silang mga tatawag si Tigo. Baka siya i-contempt namin siya pag hindi siya dumating, pakukulong namin siya, etc., etc., etc. But they also know how badly that's going to look to the people. Diba? Kailan ba naman sila? Kailan? When did Congress ever have the kind of kapal ng mukha to call in a former president and require him to answer to congressmen? Na sa akin, it's never been done before because no matter what, respect has been accorded to former presidents and they also have to understand that there are some things that the president cannot reveal because they are matter of national security or constitute state secrets. So, ewan ko pa dito sa mga to. Gandang hapon si CRTV. Sabi niya, kung i-impeach nila si Bipo, di ba kailangan ng strong evidence? Of course not. It requires no evidence at all except whatever it is that Congress wants to appreciate. So tayo, if we're trying to convince them, kailangan meron tayong strong evidence. Pero kung sila yung nagsasampa, pwede mo to proprio, isang congressman lang ang kailangan mag-file, what do you think it will take just to convince the congressman to cast their vote? Huwag tayong mag-ilusyon. An impeachment proceeding isn't even about evidence. Tignan yung ginawa nila kay Justice Corona. There was no probable cause. Naghanap sila ng ebidensya during the trial in the Senate. So, ano sa tingin ninyo? Kaya nila noon, kakayanin uli nila ngayon. So let's not go into that na people will argue na tama naman, ganyan, the trolls will come out and say, ayan, kasi ganito siya, kasi korat, gahaman, whatever. They're going to try to make it about a cause. Huwag tayong magpalindang. There is no cause here. There is no evidence. There is no wrongdoing. Anong kasalanan ni VP Inday? Outsider siya. Just like any of the outsiders in government have been removed, it is because these people want to stay in power and have no intention of providing public service.
Alan says, i-try lang nila ipatawag, tingnan natin kung ano mangyayari. But that's what they're doing. Every time, halimbawa, mukhang nakakatakot talaga yung sinabi ni, ano eh, ni Kati Dina, yung tuloy-tuloy. Every so often, may ilalabas yan. Every so often, may panibagong pasabog yan. Tapos, nirarap-rap din po sila ni, ano, ni VP Inday, di ba? Ano yan? Cash, cocaine, champagne? Ano yun? She's taking direct hits at this administration. Hindi siya nagbubulag-bulagan na, and she will tell it like it is. She is here, sabi niya. She will use her platform to tell, to show the administration how to command. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi marunong maging leader yung mga nakaupo. Anong klase yan? Unfortunately, yun nga, nabudog tayong lahat. Akala naman natin, ako personally, akala ko, well, he's this budging nice guy, pero once presidente ka, baka naman he will grow into position. Ay, naku, hindi pala. Mali. Sabi ni Yela Svensson Cantarell, mas bagay kapag maging first lady. Uy, grabe kayo. Eh, sinong babalukarain? Ano ang babalibagin natin para maging presidente? Pagka ganun, di ba? Huwag naman. Sabi ni Margaret Magsaysay, is it possible may impeach si Inday? Yes, it is. Ganito ha. What does it require? Numbers in Congress. Now, let me be absolutely clear. What does impeachment mean? Impeachment is when Congress finds probable cause. Yan po ang impeachment. If it goes to trial in the Senate, that's an impeachment trial. But if you're just saying impeachment, impeachment is what happens in Congress. Anong Supreme Court? Sabi ni Ron, the Supreme Court, however, has the power to determine whether or not there is grave abuse of discretion. They cannot hide in the cloak of political question doctrine. Yes, but neither can they interfere in the sole powers of Congress. They won't do that. How many times? The Supreme Court itself declined to give a decision during the impeachment trial of Vita, CJ Corona. Natakot din sila. They could have decided that way. Yes, of course. Pero what did they do? They did not decide. They let it slide. Natakot sila kay Presidente Noynoy. Sabi ni Tester Leon Hammer, respect is one word this Congress in the first time you do not know. I agree. Sabi ni Vince Nev, I stand for Sara Duterte Attorney, we'll fight with information. Nasa era na tayo ng online platforms, information wars, if yes, that's it. That's what I'm saying. And ako, I'm not just going to stick to being online. I'm going to, if I have to take to the streets, I will. If I have to go to gatherings of 50 people, 100 people, papatulan ko yan. Yan ang pinramis namin ni Attorney Glenn Chong eh. Kaya yung mga there are, what they call this, maisog leaders for ha? Minsan 50 people lang, 100 people, we will be there, we will go there, hindi kami magsasawa na i-explain kung anong ginagawa sa atin ng mga to. Sabi ni AH, malaman na at magkabukasan dapat abolish na yung Kongres. Well, naniniwala ako na dapat tanggalin lahat ng mga tao doon. And naniniwala ako na kailangan ng reforma, totoo yan. Pero there always has to be a legislative body. Sabi ni Pandalito, gusto ko na kasabi niya, hindi impeachment, kundi drug test ang kailangan namin. Yan. Marte de la Cruz says, walang kwentang gobyerno ngayon, puro waldas pondo ng bayan, puro tambalusos, mga tong congressman, puro lang sila pasigat. Sabi ni Abel, this is the first time na walang nasigaw ng puta ng panoon. Oo nga, kasi kakampi na. Nighting Rob Sanchez. Sabi ni Way, I see it. Running out of ammo na ang mga Marcos and Campanella against the Dutertes. But you know what? It's not just the Dutertes. On the legally simplified, it's about the Dutertes. No, it's not about the Dutertes. It's about the Marcos's greed. It's about the people who are sitting in power. That is, sama na natin, Marcos Romualdez. Yung mga yan, it's about their greed. It's about wanting to stay in power. I mean, really, how much do they need to steal pa, di ba? Billion-billion ang nananakaw sa isang araw. Pero hindi pa sila natutuwa niyan. Hindi pa sila kontento niyan. Kailangan talaga they stay in power like forever. Hindi pa, nabalitaan nyo na ba yung mga nag-resign na consel sa Manila City Hall? Talaga, may nag-resign? Well, we're going to have to read about that. But this live is about VP Inday. We'll read about that. Sige, discuss natin yung mamaya ko rin. What if ipush ang Congress ang impeachment? Anong pwedeng gawin natin para di ma-impeach si Inday sa ano? Well, we're going to have to show them that the numbers of people out there, kasi ang mga kongresista, representante yung mga yan. They represent people. They represent people of particular districts. So we have to be noisy. We have to tell them in no uncertain terms that this is not what we want. Tama yung sinabi ng isa nandito. Drug test ang gusto namin, hindi impeachment. Sabi ni Joe Mac, nakakaya po sila, they're all corrupt. Nanti says, mas mura po drug test kaysa impeachment, it's in time and money. Oh my. Sabi ni Sena, papayag na tayo, they will stay forever. No, no, no. Yes, but we need to get together. What is the first step? The first step is to inform. Okay. Ihambing natin sa 1986. Paano na-inform ang mga tao? Wala pang internet. May mga publications, yung tinatawag nilang Mosquito Press. Yan, yung mga Mr. and Miss and all that. Mayroon silang mga, they started printing out all of these things. Now, tayo, we have internet. That's why things move faster. And it's more fast-paced in this modern age than it was in the 80s and in the 70s.
But don't forget, there's also still the face-to-face interactions. So when you go to your family reunions, your class reunions, when you're on vacation, tapos may nakausap kayo sa sasakyan and all that, be the best. Kumbaga, you will be the ambassador for the cause, every one of us. Every time may makausap tayo, total strangers, friends, ganyan-ganyan, there is the opportunity to convince somebody. Let's just keep talking, let's just keep pushing, and let's... angry, hindi ba sila nakihiya dyan sa taas? They're trying to learn dito sa sayon. So, don't panic kasi ayaw mo pa eh. Kaya po, singilin kaya natin ang DICT. Bakit may mga dead spot, no? Anyway, what they're trying to do is, what we have to do is remind ourselves constantly. Payag ba kayo na yung presidente natin ganyan? Payag ba kayo na yung first fan? Ayun. So, and especially the president, the speaker, and all that. Everybody who knows about their lifestyle, come out and attest to the world. Magsaksi po kayo. Sabihin niyo naman yan. Ilabas ninyo. Attest to the truth of this. Kasi kayo po, hawak ninyo yung kinabukasan ng mga apo natin. Paano natin mag-ano? How can we even, alam niyo, we're so behind already. Itong bansang ito, ang dayo pa pagdating sa development. Ang dami pang hudang. Pagkatapos, yan, yung nakaupo, walang intention sa development natin. Hello, ruinous nga yung importation policy, pero sige lang sila ng sige. Eh, syempre, magkada, wala tayong magagawa. Sabi boy, sumulong. Hi, attorney, handa po ang aming buong pamilya. Minimum of 100 persons na mag-attend sa rally to defend VP Sara. Dugong ko po ng bayad laban sa mga V. Correct. Sabi ni Hazel, be prepared ko talaga dahil nagsasalita na sa VP niya rin. Ganit na masyadong nasa gobyerno, ayaw pa niya sa power. And have you noticed how, parang ang laya na niya magsalita. Ang saya-saya, napakinggan yung VP natin na wala na yung panikala dito sa, sa administrasyong bulok. Sabi Victor si Kuya, we deserve better. Drug test is what we demand. So huwag kakalimutan, may pakiusap lang ako yung mga nandito. Please close the link to the change.org petition. Sabi ni Dato Amer, ang patuan, they will not dare to impeach Sara kasi alam din nila na it will be a trigger for people power. Do they? Do they really? Umiikot sila, namimigay sila ng pera sa ilang mga kawani, sa ilang mga mga opisyal ng AFP. Because they know, di ba? They have to buy loyalty. So, huwag niyong iisipin, no, never, ever, ever maging kampante. Yung sasabihin mo na, hindi nila pwedeng gawin yun kasi baka may mangyari, baka magka-people power. Eh, what do you think? They have been preparing for that ever since. Alam nila. So, huwag tayong makakampante. We need to be vigilant. Ano yung sinasabi nila? The price of democracy is eternal vigilance. Tingilan ako dun sa mga kailan pa tayong kikilos. Itong pagsasalita ay pagkikilos. Paano ko manghihikayat ng mga pupunta to wherever it is you want the people to go kung hindi mo kakausapin? Yan, sabi ni Pete Lucid, we have to call our congressmen dahil dito sa Amerika. Dampanahin natin mga congress. Sabi ni Panda dito, pag natuloy ang betting impeachment then, ang choice ni Inday ay mag-resign para makatakbo sa 2028 o tayong mamamayan na idaan natin sa kalsada. Sabi ni Mark, basta ako positive na magwawagi ang kabutihan. Mga ginagawa ngayon ng admin effect yan sa takot nila. Kaya we need to stay firm and pray. Sabi ni Steve, ano kaya endgame ng admin and congress? Hanggang kailan din hayaan ng taong bayan? Ikaw nga, kailan mapupuno ang salo? Puno na nga eh. Kaya nga po nagsasalita. At kaya sila nagre-react. Kaya sila oppressive. Kaya nila binubuli si Inday. Kasi nga, nagsasalita na tayo. Okay? Na hindi niyo ba naiintindihan yan? Nag-umpisa na po. Bakit sa tingin niyo magsasalita yung mga maiso? Bakit sa tingin niyo nagsasalita si FPRD? Bakit iniisip niyo na walang ginagawa? Samantalang ibibuwis buhay na kami. Araw-araw na magsalita kami. Bakit binabaliwala ninyo pati yung sakripisyo ni VP Inday? Sa tingin nyo, hindi galaw yun? Hindi pa puno yun? Hindi pa bagalit? Pare, mali yata yung interpretation ninyo eh. Akala ninyo kasi pag nagpupulong sa kalye, yun na po yung galit. Hindi po. Yung galit, nag-uumpisa muna. Sa umpisa yan. Kaya gumagalaw, kaya nagsasalita, kaya eventually magkakaroon ng pulong-pulong dahil galit ang mga tao dahil sumusobra na itong administrasyon na ito. Stop thinking of an EDSA type thing na yan ang reason kung bakit umaalis. Hindi po. Nag-uumpisa yan. May umpisa yan. May pasimuno yan. Which starts there. Ito, kala mo kina-challenge mo. Kami? Oo, talaga. Bayag kami. Ano kala mo? Kayang-kaya namin ipag-drug test si VP Inday. Si Kompulong nga, nagpag-drug test na. Hindi nyo man lang pinansin. Tapos ngayon sasabihin niyo, bayag kayo. Both parties, hindi isa lang. Pero unang-una, wala namang kahit whisper of a rumor na nag-voga yung mga nasa panic namin. Pero sige, kahit sino sa amin, game. Kahit sino sa amin sa maisog, kahit si VP Inday, si Kompulong, tapos na nga eh. Oh, kala mo mayabang kayo na kaya ninyo maghapon ng drug test? Mas mayabang kami kasi alam namin, papasa kami.
Phoenix Venterem says, it's now or never. Senaryo talaga yan pag sinubukan ng House of Cards na salihin si Inday to impeachment. Maybe. Pero it's important for us to inform the citizenry before that. You think that only one thing triggers it? No. People have to understand bakit nila ginagawa. Paano kung maglabas sila ng maglabas? Kuyugin nila ang maamad ng tao ng kung ano-anong images dyan sa mass media. Kontrolado nila ang media. What if ulit-ulitin nila na masama ito, na manufacture sila ng ebidensya. Bakit ang kampanye ninyo? Bakit iniisip ninyo na just this one thing and okay na lahat, may mangyayari na lahat? Sa tingin ninyo, kung hindi tayo maglalabas ng impormasyon, all of this will be successful? Hindi ko naiintindihan, bakit ang kampanye ninyo? Kailangan may manguna dyan at susunod ang mga tao at pagkita nyo. Ewan. Sabi ni Dennis Cruz, may power na mas malakas sa ating pagkakaisa ang power ng Diyos, pero tayo magkakaisa at lalaban. Kamala Nugan Branch says, masakit na sa puso mapanood at malaman ng mga kademonyo na nagkakapalo ng hapong ng mga namumunaw lahat sila sa executive and House of Cards and Senate, pati law enforcers, maging SC at CA. Teka, hindi tayo sure ha, sa Supreme Court. Sa ngayon, hindi na pa natin alam. Remember, the Supreme Court can only speak through their cases. Sabi ni John Georgina, everyday ako nakikipagpagtagulan sa kahit sa ang SOCMED, ginawa ko ng karir araw-araw kahit sa ganitong paraan, makatulong ako kasi stay at home mom po ito. Mabuhay po kayo, ma'am. Sabi ni Sena, behind na behind, nakapagsimula na sana tayo sa panahon ni PRD kahit pandemic, pero ano ngayon, palubog na naman. O yung ganda si Ma'am Luz, usually ginagawa daw nito, pag nagbibiyahe siya sa kaysa public transport, nakipag-discussion sa mga katabi kung pasahero tungkol sa gobyerno natin ngayon. Yes. Ayan, sabi ni Sunny Del, sa lahat ng willing mag-attend sa EDSA Friday, mag-hashtag, ready na. Sabi niya, ako ay Pilipina, VP Sarah is correct, you deserve the best. We need all details para makapag-print ng mga flyers to spread the lies of this administration. Alam nyo, nagbi-video po kami, gumagawa po kami ng mga videos, meron po kami mga lives, sumasagot po kami sa mga live, pwede nyo nang i-extract sa mga yon. Huwag nyo na pong i-burden yung mga tao na gumagawa na. Sabi ni William Moore, ipupush nila ang impeachment kay Inday, ito na ang oras talaga para magsama-sama sa parasada. Ay, huwag na. Talagang grabe pala pati AFP pinabayaan nila for loyalty. But I'm not saying they're succeeding. Kahit sabihin pa natin na nag-a-attempt sila, may naglalabas talaga ng pera, may mga umiikot na balita na gano'n na tinatawag ang ilang mga opisyal ng AFP. But here's the thing that I'm also hearing. Maraming humihindi. Ang daming naiinsulto. Sinasabi na, ay, yan ba yung price? Yan ba po? Bakit hindi na lang? Ano? Arnel Decena Alfaro says, penalties and punishments. Similar to many other forms of crime, the use of penalties and punishments has historically been a primary means of preventing corruption. Essentially, the risk of facing severe punishment is intended to deter individuals from engaging in corrupt acts. I do not understand what this comment is about. Tandalito says, naghahanapan pa tayo kung sino ang gagalaw. I-share mo kaya livestream ni attorney kahit dun man lang nakatulong ka na magpaliwanag na nangyayari. Hindi, nakakatawa niya. Binibigyan niyo pa ako ng assignment eh. At tingin niyo, wala akong ibang ginagawa. Nagla-live na ako 2 beses isang araw. Nagpo-post ako ng mga videos sa TikTok. Tapos ngayon gusto niyo gumawa ako ng thesis. Salamat po ah. Bakit? Hindi ko nga naiintindihan eh. Sa dami na nga namin ng ginagawa, hindi pa rin kayo masaya. Yung kumbaga, magtuturo pa kayo rin ng ibang tao na ito gawin mo to. O kailangan itong mga to, dapat gawin nila ito. O ito kailangan nila gawin ito. Kaya lang kayo nagturo sa sarili nyo at nagsabi na, o ako, gagawin ko to. Hi, Taz. Yes po, nasa Davao ako. Kain po tayo ng durian. Maraming prutas ngayon. Basta malapit na po kadayawan. May intention talaga akong kumain ng durian ngayong araw na ito. Yan, sabi ni Graham Boss, guys, don't expect them to play fair. Yan, totoo yan. They have not been playing fair. Ito maganda ito sinasabi ni Maricel. Sana ibalik ang KOJC player rally nila sa buwasan. Madami na sana ng patiwan. Totoo yan. Totoo yan, ma'am. Ang nag-a-attend doon, kaso itinigilin na dapat sila mag-umpisa dahil sa... Hindi sila mag-umpisa. Tayo nga nag-umpisa doon eh. Huwag niya sabihin dapat sila. Tapos, ito na naman. Huwag naman tayo magturo. Pero maganda isuggest ninyo. Sabihin ninyo, KOJC, pag kayo'y nag-rally ulit, nandyan kami. Ay, huwag niya nang ituro. Huwag niya naman kayo. Huwag naman kayo mag-utos. Diba? Ay. Okay. Ayan, yung mga babantayan yung mga tanong. Bakit po, attorney, dati Marcos kayo, di ba? Oo, for a short while. Oo, nabuto na po. Yan, gusto ninyo, detail? Oo, bulayan ko kasi yung Marcos na umupo. Na manluloko kasi. Sasabihin mo, dati Marcos kayo, di ba? Oo, but, the mo,
moment na nakita namin that something is wrong, hindi ka ba magbabago ng isip? Ano sa tingin nyo? Nakikita mo na ng masama yung ginagawa pero Marcos ka pa rin. Yan bang ano? Yan bang intention ninyo? Na i-push ninyo na dapat loyal even if mahina yung ginagawa? Kanino ka ba loyal? Sa tao o sa bayan? Pasensya na, medyo natitrigger talaga ako ngayong araw na ito. Sipin mo, nakakailang sources na kami na magdataldal talaga mga nasa loob ng kongreso. No? Excited sila. Gusto nila ma-impeach si VP. Yes, John St. Cross, it is offensive. Because you're ignoring the other people. Sabi niya, kasi this might offend a lot of you. Is it possible that while we have reached critical mass, most have not taken an inch of movement because most of you did the discussion in social are women? Would you like to answer that? Because you're a guy. Fuck you, dude. Ay! Woo! Grabe! Stop that! Okay. It's not about gender. Okay, number one. Number two. In fact, the reason I joined Mag-EC was because there weren't any women. It was President Duterte. It was Attorney Vic. It was Attorney Glenn Chong. It was Attorney Harry. Nung umpisa, sila talaga yung nagsasalita dyan. Tapos, I joined. And then, andyan na rin si Dr. Lorraine. And then, lumami na po kami. So, I don't know what you mean. But I suppose what you're talking about is social media, no? Pero, really? Eh, anong tawag mo kay Attorney Glenn, Attorney Harry, at Attorney Vic? So, I don't know where it's coming from. Although, I understand that there's a gender issue when it comes to the presidency. Nung tumakbo si Cory, pinagtawanan siya housewife na. Maybe they were referring to her lack of knowledge. Maybe. And then, nung si GMA, they called her a female dog. Okay? And then, when Miriam ran the first time for presidency or so, they were saying, ano, babae na naman? Parang ini-equate nila yung pagkababae na presidente, eh, it's somehow bad. So, meron talagang gender issue na nire-raise yung mga tao. But it is an election issue that I don't think we should make patod. No, I don't think. To be fair, sinabi naman niya it might offend people. So, I'm going to refrain from calling him sexist. Baka it's just really, baka nire-raise lang niya yung issue na yun that has become an issue during elections. Sabi niyo, Webster, mas bumili pa nga ako sa mga kababaihan ngayon ng mga vloggers, sobrang tatapang. Sabi ni Ma'am Marie Fiona, yung isang friend ko, block niya ako kasi ang ingay ko daw sa Facebook. Ano pake mo, Facebook ko to. Bulag at pipi pa po sila, sinabihan pa ako ng bayaran. Siguro ako, excuse me, isaw akong dabawin niya. Di mo alam ang ng struggles namin, tapos ginagago nila mail namin na ginagamit ng bug. Sabi ni Ruth, dito sa sari-sari store ko ay nakikipag-discussion ako. Nakakatawa naman si Ma'am. Pag narinig nila live mo at madalas sa customer ko, galit na sa gobyerno. Salamat po, Ma'am. We need to show the majority will. Kailan po ba ang isang bagsakan ng move na movement? Kailangan po, in my opinion, isang bagsak na movement. What do you mean bagsak na movement? Showing the whole force of the majority, isang bagsak na movement. What do you mean by that? And can you illustrate? And can you tell me exactly what it is? And who will need it? And who's going to do that? Nagtanggal lang ako ng trolls. Sabi ni Ma'am Shelly, everyday kitang inaabangan mag-live basta ako lagi ko share sa mga anak ko. Tapos ipanaganap nila, tapos nakikipag-argue ako pag alam ko na mali comment nila. Sa bahay lang din po ako, pero excited ako sa mga nangyayari at ako talaga report sa bahay mga pangyayari. Yes, Ma'am. Wow. Yan ang solid. You do what you can with what you have. Yan ang galaw. Nakakatawa yung mga trolls, ano? Kailangan nila talagang pumunta dito. Alam nyo, kung mali yung sinasabi namin, you can just ignore us and walk away kasi mali naman pala kami, di ba? So, pero pumunta kayo dito, tapos humihirit kayo, tapos nang-aan pa kayo, nag-challenge pa kayo, understand mo sa WPS, pakisagot muna yung confidential fans, darling, ang tagal-tagal ko nang sinagot yan, pingi-pingihan lang po kayo. And what you want to do is just keep asking the question because you think that you're going to get converts by asking that question. Hindi nyo po yan magagawa dito kasi bubla ka namin. Ha! You think you wanna, no? You expect us to play fair with you when you don't play fair, ha? You got another thing coming. Sabi ni Jess, tama ka, maraming babae na matapang at makatawag yung ganyan Senator Viveros. Ay, naku! Jesus Mario, siya matapang at makatawag daw. Talaga kailangan pong pumunta dito, no? Gachi JC says, my subgroup should organize a national event. Ang dami ninyong utos, ah. So we can show our force and that we are the majority. Sasali kayo?
kailangan meron tayong commitment. Sali ba kayo? Yan, sabi ni Adeline, me too, nag-share na ako sa Facebook, step 1. Ang galing ni Mami Lago, sabi niya, dagaw ko nakipag-comment sa mga tao sa roadblock. Yan din po, so ako sinasagot ko muna sa roadblock. Sabi ni Marifel, ang gaganda po kasi mga kanta ng KOJC, totoo yan. Kaya isa yun sa nakapag-attract sa mga tao sa aking pinikit din nila. Don't worry, there is a time for everything and everything under the sun. And even in the shade. Mary Ann says, sinishare ko mga life attorney sa family group ko, kaya updated yung kapatid ko sa Pinas, nag-attorney sa kaakon, bakit? Bakit ano po? Pwede ako nag-live kahapon na. Kaming mga tambay sa bahay, sabi ni Mab DC, kumikilos din sa abot namin kakayahan. Yun nga po, yun nga yung gusto ko sa inyo. Wala namang nagre-request na mag-live ng 10,000 tao. Pero you do what you can in your own group. Okay na yan. Inunak mo po ang Marites na neighbor. Pero sino ba dito? Kwento ko lang. May isang follower dito, kinikwento niya. Ano? Kinikwento niya. Auto ako. Nung isang araw, but this was some time ago, a few months ago, sabi niya, attorney, kwento ko lang, yung kapitbahay namin, inaresto ka kahapon para sa droga. Tapos nung kinukuha na siya, pinusasa na yata at naglalakad na. Ayaw, nagre-resist siya, nagre-resist arrest siya. Tapos sabi daw niya, bakit niyo ako na kinuhuli? Yung presidente niyo nga, eh, you know? At yung presidente niyo nga, adik eh, hindi niyo kinuhuli. So, tawanan daw lahat ng marito sa kapitbahayan. So, pero tama nga naman, di ba? Yung ano, bakit, parang, aday, parang napaka-unfair na mag-i-impose ka ng rule tapos exempt yung presidente sa mga ganun. Pwede ba yun? Eh, ordinaryong kawalin ng gobyerno, nagdi-demand tayo ng drug test. Tapos, yung pinaka ano, powerful na tao dito sa Pilipinas, okay lang mall. Drug test. Tapos na daw siya nung maging election. Ayun. Yung, di ba? Na, nagpa-drug test daw siya bago mag-election. Pero, anong klaseng drug test yun? Hindi pala covered lahat ng mga droga doon. Pang-shabu lang daw. Pang-shabu, di ba? Something like that. Methamphetamine. Ito, maganda rin sinasabi ni Ace. Sa mga taga-AFP, pakiusap po, huwag kayong magpagamit sa mga politikong galit sa pangyarihan. Protektahan ninyo ang taong bayan na maisa poses namin ang aming hinaingat paninindigan sa mapayapang paraan. Kung wala na kami pag-asa sa mga politikong uhaw sa pangyarihan, sana naman po makasandal kami sa katagan ng inyong prinsipyo at paninindigan. Ang ganda ng sabi, oh. Said Davides says, there are people who say that the French Revolution style of dismantling Buddha leadership is the only way to go. But some of us are afraid sa ganito, sa ganon, myself included, their families to care for and protect. I understand that. And in fact, yung iba naman sa amin, kaya namin ginagawa ito is because we have families to care for and protect. Magkaiba lang po tayo ng paraan ng caring for and protecting. Pero I understand that. Kaya nga, ang wala kaming dinidemand sa inyo na hindi ninyo kayang ibigay. Hindi rin nga kami nagdidemand, naghihikayat lang kami. Na do what you can with what you have. Kwento sa pamilya, kwento sa kamag-anak. At least be horrified to them, diba? My gosh, they're doing this! Okay lang yun, man. Hindi naman namin nire-require din na everybody should do whatever. Kung hindi nyo po kaya, kung kayo po ay natatakot para sa iyo o para sa inyong pamilya, naiintindihan din po namin. Yun nga lang, there are little ways where you can. Sabi ni Gachi, I always share posts of my ISO, and if I am not abroad, I will join. I'm just recommending so the government knows that we are not happy with what's happening. Moreover, make sure my family in the Philippines are well informed. We were Marcos supporters before, but now we are not. Wow! O, diba? You know, sometimes, we have to say things to move you. Na, ano, now, and I will point out na, ang dami niya, pinukuyog kami ng mga comments like, andang na, gawin niyo na to, gawin niyo na to. Teka, gawin niyo na to. Bakit hindi yung, talagang natutuwa ko dun sa mga tao magsasabing, ano nang gagawin? Win natin. Pagka yun na yung narinig namin, we know you're ready. I came up with Melo Fevesina. Sabi ni Kapag dalito, negosyo ko pala yan. Bayan o sarili, pumili ka. Ito yung tanong natin na ba ito kami diyan. May negosyo ba? Don't be, says, ang ampag ko, ito yung magre-reklamo mga friends ko about services and prices. Kumakanta ko ka. Bagong Pilipinas, bago mo ka. Sabay-sabi, tandaan mo yung reklamo mo, kumawi ka. Ayan, di ba? O, simpleng-simple lang yan, di ba? Lahat posible sa bagong Pilipinas. May maririnig kayo, ay si ganito, hindi nagubayad yan ng bus. Gubayad lang yan ng whatever, whatever. Bagong Pilipinas. Sabi ni Eduardo Juan, naging BBM din ako dahil naniwala ako kay Inday Sara kaysa sa tatay. Ngayon nalaman natin na nabudol tayo, sindikato pala ito, edi ka na sa agad. Dapat talaga matutong magkaboses, mahalaga ito. Yan. Alexis says, don't get me wrong, I think kung walang panawagan ng cardinal tulad ng Itza 1 and 2, mahirapan po. Walang panawagan ng cardinal ng 2 or meron ba? Or did it matter ng 2? It mattered ng 1. Itza 2, hello, ma'am, kudeta po yun. Diba? Tapos sa kudeta, pinagplanuhan ni, ano, ni na GMA yun. Tingin nyo, that was about the people? Of course not. It was a power grab.
Sabi ni Arnel, minsan nga naging abogado na kami because of the wisdom from you na aming na-extract. We thank you and continue to spread truth and justice through educating people. Thank you po.